Ayan guys, andito na ako sa bahay. Dadala ko na yung mga binili kong isda at saka yung mga itik at yung hamster. Ito na, nadala ko na. Mamaya, unbox din natin yung nabili kong Chinese chicken. Daniel, lagay mo na doon sa ilalim. Daniel, ibabad mo muna sa tubig, sa babo ng tubig. Ayan, dyan natin lalagay. Sige na, sari nyo na. Maroon na mo kayo magtanggal. Kuya? Ng ano, goma? Nakanalagay mo rito. Patong mo dito. Tanggalin natin ang ano, goma. Para makahinga na siya ng maayos dyan sa ano. Baka mamatay ito yung mga isda natin. Kaya matanggalin na hindi? Kaya matanggalin? Bakit mo to? Ano ka mag-video na isda? Bakit mo? Bakit mo ka na ano tayo? Lumayo ka ng konti para maganda yung isda. Ito ba dito isda? Papa, kasap ka pa rin. Ito yung mga isda. Sige yun lang. Kita mo yung isda? Sure. Ano ang dito? Ito sa aquarium ko dito. Oh yan, ayos na yan. Buhay na yan dyan kasi malinis na yung tubig. Pinalitan na natin yan ng tubig ulan. Oh, buhay yan. Huwag kang mag-alala dyan, mga lakas na isda yan. Ayan, goldfish. Talaman yung goldfish. Nakanya yung goldfish, punin mo sa aquarium. Umasok na si Daniel eh. Siya dapat maglalagay dyan. Nakanya, ayabot mo sa akin, tatanggalan natin yan. Yung goma. Hawakan mo ulit. Gawin mo ako. Bakit mo gusto? Inakap ko. Narain ng isda. Ayaw kasi ni Daniel yan. Hindi nagpalit kami. Ang pati. Ngayon pa na nga. Inakap tayo mga pati mo. Sa kanya na lang kung pati mo. Ano sa mga pati mo? Pati. Kasi nga namatay na. Sige na, isari mo ngayon. Hindi, hindi. Sige na. Salim mo na. Andan lang dapat. Nakita mo, may nakawala. Ganun ako, ha? Dahan-dahan lang paglalagay ng isda sa aquarium. Hindi mo dapat kinitigda para hindi sila mamamatay. Okay na. Sige na, pasok na lang. Nadagdagan na naman ng konti yung mga goldfish dito. Nadagdagan ng konti kasi yung binili ko kanina doon sa monumento. Doon sa pet shop na nadadaanan ko doon. So kaya namamatay ang isda kasi yung pagpapalit natin minsan biglang 100% na pinapalitan yung tubig. O kaya naman yung overpollution na nararanasan nila dahil hindi napapalitan yung kanilang filter doon sa overhead pump. Ayan. So ganun ang conclusion ko doon sa nangyari, kaya namatay yung mga isda. Kasama na rin tatlong Oscar na nakakapanghinayang talaga kasi medyo mahal din yung Oscar eh. Kanina nga nagtanong ako ng isang perasong Oscar na maliit lang, 180 pesos yung isa. So tatlo yun. 180 pesos yung maliit. So yun nandito is malalaki na. So ipagpalagay na lang natin sa 250 na ang halaga ng ganong kalaki ng mga Oscar. Ipagpalagay natin na 250. So nasa 750 agad yung nawala. Plus yung isang hammerhead, yun nabili ko yun ng 350. Yung malaki na
hammerhead ni Daniel na regalo ko sa birthday niya, namatay din. Plus yung isang hammerhead pa na kulay itim, buti medyo maliit pa, namatay din. So sa mga goldfish dito sa mga feeders o sa mga siyambong kayo na ito, hindi ko alam kung ilan niya namatay. So hindi na natin masyadong lulahanin yung mga namatay, wala naman na. Pero yun nga, nakakapanghinayang kasi matagal-tagal nating inalagaan. Nag-e-effort tayo sa paglilinis, umibili tayo ng pagkain, so gumagastos tayo. Sayang yung kanilang cycle ng kanilang buhay. Kaya sa mga nag-aalaga, kung magpapalit ng tubig, mas mainam na i-stock nyo yung tubig ng at least 3 araw. Or kaya naman, 15 na kasi na isang ipampalit ay yung tubig ulan. Ito na nga yung pinampalit ko kanina rito. Kaya na makita ko na naghihingalo na yung mga ibang isda pa rito. Ang ginawa ko, tinanggalan ko agad ng 80% ng tubig nitong aking mga alaga. At after nun, nilagyan ko na agad ng tubig ulan. So medyo na-refresh yung katawan nila. Medyo sumigla sila. Kaya na, pinakain ko na rin. Nakakain na rin sila. So, hindi natin alam kung anong kapalit ng mga namatay. Pero, yun nga, nakakalungkot din dahil ito nga yung ating ginagawang stress reliever dito sa bahay. Pati ng mga bata, kasi mahilig din sa mga isda yun, yung mga bata. Yung aking mga anak dito, yung dalawa, mas mahilig sa mga isda. Yung anak kong babae, hindi ko alam kung mahilig din sa mga isda. Sabi nung nakaraan, gusto rin niya magpabili ng pusa. So, binabudgetan pa natin, naghahanap pa ako ng budget para sa kanyang alagang pusa. So, yun lang muna ang video natin guys ngayon. So, ikakat ko muna ito rito. So, salamat ulit sa pananood sa aking YouTube channel guys. At sana mag subscribe na kayo sa aking YouTube channel, Dutch Technic TV. So yung isang namatay na isda, pinakain ko sa pagong. Pinakain na rin nila. Goldfish. Ito pa yung namatay na mga iba. Isang hammerhead tsaka dalawang goldfish pa. So yung mga ko, hindi ko alam kung saan na pinagtatapon, kung paano nangyari. Hindi na tinanong. Sobrang bad trip din ako eh. Hindi ko na alam kung saan na napunta yung mga koi na pinalaki ko rito sa aquarium. Pati yung malaking hammerhead, hindi ko rin alam kung saan na rin nilagay. So yun nga, talagang hindi maintindihan yung pakaramdam ng ganito na yung hobby mo na pinalaki mo na matagal tapos sa abutan mo lang na nagkamatayan. Wala talaga. Daddy, ba't ko dito nilagay? Pakakatapos din. Napit na naman sa akin. Kagat-kagat niya yung isda. So yung ganito ko lalaki yung isda, kayang-kaya niyang nalunukin to. Hindi ko alam kung pagka medyo mas malaki na siya, hindi ko alam kung gagawa ko pa siya ng mas malaking fish pond siguro dun sa lupa ko. So ngayon naman pwede pa siya rito. Ngayon ganyan pa lang siya kalaki. Pwede pa naman siya rito sa space na to. Nakakalangoy pa naman siya kahit pa paano.
Pero siguro pagka tumukol na siya dito, dito sa fish pond na to, kapag lumiliko siya, siguro yun na yung time na ililipat ko na siya sa mas malaki. So nakakailang isda na siyang kinakain. Nakakailang isda na rin yung nilulunok niya. Yan, katulad na sabi ko, kaya kaya niya ubusin tong daladala ko na to, yung daladala natin na mga feeders na to. Ito yung binili ko kahapon, lalagay ko dapat sa aquarium, kaso hindi siya nailipat agad sa aquarium, so namatay. May natirang dalawa. Yung mga ganun nung naalala na meron nga palang isda doon, nailagay ko sa may sulok ng lamesa kahapon. Welcome ba yan? So tuloy na natin yung pagpapakain. Kunin mo. Tulutang yan. Kunin mo. Dito pa naman siya. Bago alagaan. Tawag dito ay. Okay, meron ako. Okay, meron ako regalo sa inyo. Tawag dito ay. Manok pa ito. Manok pa. Tawag dito ay Chinese chicken. Papatayin natin. Babae ba yan? Pakita mo muna kung babae. Lapit mo dito. Ito naman ay si Ate Aria. Si Ate Aria at si Kuya Carl. Ate at Carl. Yan. Chinese chicken. Tawag yan Chinese chicken. Madagalan mo yan, Aya. Ang kulay na iba. Walang marak mo ganyan dito kahit saan. Kailang meron yan. Pati maliit to at saka malaki yun. Yan ang regalo ko sa inyo. Papalakayin niya. Ha? Pararamihin. Kasi wow, ang ganda. Hindi na nga ang ganda. Pagkain natin pagkain mo. Ang bahay namin, pwede na po kayong pumunta. Dahil, welcome na po ang Manila Zoo. Meron na po kaming isda. Meron po kaming rabbit. May hamster. At meron na rin po kaming chicken. Meron pa kaming itik. Bibe, baboy, kabayo, lahat ng uri ng hayop. May palakiin ko itong laro, ama. Sige. Tumukha na kayo, nakanin mo na. Pati aso. Sabi ng aso namin, may ulam na tayo. Ay, ama! Palakiin natin!